At sa mga bagong numero na nabanggit po ni Rodel Fernando po kayo mag-text. Corrected by. Babatiin muna natin ang ating mga kaibigan. Hi, ito po si John Estrada. Lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadeona. Lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Yes, we're back, Mildred. Pakilala na natin yung ating guest. Yes. Diba? At mamaya, samahan din tayo sa ating mga... Sa buong programa. Yes, diba? Discussion, diba? Kung talagang itong guest natin ito, updated ba siya? Diba? Sa nangyayari sa apat na sulok ng showbiz. Pretty siya, ha, Morena. Ang ganda-ganda niya. Live po sa Showbiz Galaw, si Miss Mucharata Minog. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Oh, ang ganda ng boses, ha? Oo. Pakinggan ko nga. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Yes. Good afternoon din, Miss Mucharata. And welcome sa Showbiz Galore. Salamat po. Ayan, okay. Si Miss Mucharata, naka-base siya sa Canada. Alberta. Yeah, Fort Alberta. Oo. Bakit nandito ka ngayon sa Pinas? Vacation po, and then I'm looking forward to open up the business. Actually, kala-launch lang pala ng birthday ko yung bagong skincare. Wow! Ng Nutriology, and then yung isa pang small business din. So, kailangan ko umuwi talaga 3 to 4 times a year. Mayaman. Yaman, Yaman. 4 times a year. Kasi may iba tayong mga kababayan. After 2 years lang makaka-uwi. Yung minsan, after 5 years. Meron siya, Yaman. Dalawa, apat na beses sa isang taon. Okay, kumusta naman ang buhay sa Canada? Kung saan ako nakatira sa Fort McMurray, actually katatapos lang yung wildfire doon noong last May till June. So medyo nagkaroon ng maraming issues. Sobra, kasi maraming nasunog na bahay, lahat ng mga properties nila, almost talagang wala. Pero yung trabaho namin, it's still, nandoon pa rin. So, anong ginagawa ng hakbang ng gobyerno pa? Ay, napakadami. Mm-hmm. Fully supported. Sana nga, alam mo, nung kasagsagan ng ano, talaga akala mo apocalypse siya, no? Parang Walking Dead. Matindi talaga kasi I was Grabe there. Ganun? Sobra talaga. Sobrang na-stress sa mga tao, halos nakikita mo yung mga tao sa daan, nagsusuka na sa sobrang stress, mga ganun. Pero yung move ng government, napakagaling kasi hindi tulad dito sa Philippines. Alam mo na, medyo mabaga. Doon na bilis. Grabe, iiyak ka talaga sa sobrang support. Hindi lang yung government, lahat ng tao nakapaligid sa'yo. Yes. Talagang pinapalibutan kanila ng mga goods, kung anong kailangan mo, lahat ng hotels, libre ka, pati restaurant, libre ka, everything talaga free ka. Ipakita mo lang yung ID mo na you're from Fort McMurray, Alberta, talagang nakakaiyak. Grabe ang support. Sobra. Yung mga donation, diba? Ako doon, hindi. Actually nga ngayon, nakareceive ako ng news na mayroon na naman kami matatangga. Wow! Diba nga? So, yung mga tao, so wala namang panic mode or... Meron. Tuwing nakakarinig sila ng siren, nagkakaroon sila ng yung may phobia na lahat ng mga, almost mga tao. Kumusta naman ang mga kapwa Pinoy natin doon? Ay, marami ding nasunugan ng bahay. Pero sabi ko nga, insured lahat naman ng mga bahay doon. So, hindi sila kailangan mag-worry. And then, yung trabaho nila is... nakip pa rin nila. Kasi yung sites doon is buo pa rin naman, hindi siya naapektuhan talaga. Ang naapektuhan lang doon is yung production. Kasi they have to shut down the mine. Kasi pag hindi nila shut down yun at kumalat yung sunog doon, as in, mawawash out ang buong Fort McMurray. Grabe ang magiging epekto. Oo, kasi oil sand yun eh. Yes, krudo. So, talagang sunog na sunog. May tanong si Mildred. Yung business mo dito sa Philippines is about yung mga iskisay, mga products, no? Dalawa po siya. Yung una po is yung Javology, which is coffee shop, restaurant, and music lounge. Ah, okay. Magto-2 years na siya. And then itong skincare, kaya rin ako napauwi kasi ina-launch na nung birthday ko, September 13, yung bagong whitening skincare product. Sayang hindi kami nakapunta. Sorry. Mag-isip pala kami ng birthday. Ako September 18. Ano naman? Related. Virgo. Oo, Virgo. I guess okay. Ito, Mildred, nabalitaan ko na si Miss Mucharata
eh galing din daw sa ano, sa hirap, tama ba? Ay, oho. Mm-hmm. Galing din ako doon and syempre nagsumikap. Oh, oh. Ginawa akong yung mga insulto, yung mga pagpo-put down ng mga tao. Oh, ano mga insulto 'yon? Pagpo-put down sa... Well, personally syempre yung looks kasi hindi naman ako ganito yung super dark ako noon and everything, di ba? And then syempre naranasan ko rin yung nakinood ng TV sinaraduhan ka. Ang hirap noon ah. Di ba? Tapos naging challenge para sa yun. Challenge talaga. And then after all those challenges naman, nagbigay din ako ng inspiration sa mga kapwa natin OFWs kasi I also work as OFW, domestic helper sa Hong Kong for almost 4 years. 4 years? Oo. So, nung medyo nakaluwag-luwag na, syempre, nag-abroad din ang mother ko. 21 years siya sa Hong Kong, sa isang employer na napakabuting Chinese talaga. Mm-hmm. And then, yun nga. So, nagkaroon ng konti. Lumaki kami ng, naranasan ko nung mga wala pa kaming kasama sa bahay and everything. Mm-hmm. And then, from walang alam na trabaho, talagang pumunta ako sa Hong Kong para mag-domestic helper. Mm-hmm. Kasi during that time, nagkaroon ako ng baby after college eh. Mm-hmm. So sabi ko, kung magtuturo ako dito sa Philippines as a teacher sa high school, mm-hmm. parang kulang pa yata yung sesweldohin ko to raise my kid. Oh, di ba? Kung decided to. So I decided na mag-Hong Kong kaya ako, subukan ko. Mm-hmm. Sinubukan ko ang hirap. Dumating ako sa point na isang bread lang yung pinapakain sa ng amo. Talaga? Oo, nasa ano yun? Nasa actually may mga magazines, journals, biggest newspapers sa Canada. Na-featured ako because of the life story na nakapag-bring ako ng inspiration sa mga kapwa nating Filipinos. Oh, sabi mo, isang bread lang kinakain. Maltrato ka rin ba ng amo mo? Hindi naman yung pinapakain ka. Hindi naman yung sinaktan. Yung lang madamot. Mm-hmm. Yung ganon. Tapos yung bang ang higaan mo is parang mas malaki pa yung kabaong ganon. Tapos yung washroom mo is doon na rin sa room mo. So, after mo, alam mo na, pero sa mga nangyaring ito, Miss Minog, hindi ka nawalan ng pag-asa. Hindi na-challenge ako kasi nung nagkaroon na kami ng kasama sa bahay, syempre hindi na ako nagtatrabaho sa bahay, mm-hmm. stuff like that. So sabi nila, naku, isang araw lang yan, terminated yan, kasi ang alam lang na trabaho niya, magbalat ng patata. Ganun ang mga tirada nila sa akin, di ba? So sabi ko, ganun lang. Pero paano mo ina-handle yung mga ganito, sabi mo ngayon, pang-yurak, di ba? Insulto. Ako eh, ambisyosa ako na to the point na gumagawa ako ng aksyon. Hindi ako ambisyosa na nag-iisip lang. In a very positive side, ako nag-iisip na kasi mayroon dyan na gustong umasenso sa masamang bagay. Ako naman yung tipo tao na I really work hard at saka, to achieve the goal and dreams of life. Laging positive. Positive dapat talaga. So sabi ko, lahat ng mga pagdadaon nila sa akin, talagang yun yung lagi ko sinasabi at the end of the story, at the end of my interview na, you know, don't take it as an insult. Take it as a challenge. Mm-hmm. Yun palagi ang sinasabi ko. Okay, ngayon, maganda na yung buhay mo. Di ba, Mira? Yes, oo. Ano yung hindi mo makakalimutan talaga na pinakamalungkot na nangyari sa buhay mo talaga? So, naisip ko, like, after that question is that nung, yung iniwan ko yung anak ko sa Philippines, yun ang pinakamahirap kasi homesick talaga, yun ang matinding kalaban. Kasi hindi pa uso mo ng di ba? Wala pa. Social media. Hindi ako marunong sa computer. I'm not computer literate. Mga ganun talagang, tawag lang ako ng tawag. Yun ang pinakamasakit kasi ang kalaban mo pag nag-abroad ka is yung homesick. Especially pag may anak ka at asawa ka na iiwanan. Ayun sa asawa, never mind na lang yun. Kasi alam mo, pagbalik mo, wala na. Pero anak mo pa rin. Accepted. Tama? Diba? Hindi. Tama ka dyan. Paano may hugot mo? Ito na, na-homesick ka. Diba? Ito naglalabanan, Miss Nino. Tumatawag ako everyday. Wala lang. Talagang ganun. Iiyak ka talaga. Amal ng long distance. Mga pangalara yun. Kasi sa Viber. Talagang phone cards. Doon halos. Ang masakit na part doon nung umuwi ako ng Philippines. Nung nasa Hong Kong pa ako,
hindi niya ako kilala. He didn't even call me mother. Ilang taon ka ba nung, ilang taon siya nung umalis? Iniwan niya. Almost 2 years siya. Iniwan ko. So, ang hirap ng situation. Tapos umuwi ako biglaan. Mm-hmm. Siyempre, alam mo na, biglaan gusto mong may mahuli. Di ba? Ganun ang peg dapat, di ba? Anyway, so, nung umuwi ako, hindi nga ako tinawag na mommy. Yun ang masakit na part, ano. Pero dahil sa araw-araw kong tumatawag, among after a few minutes, and then he looked at me and said, mommy. Ayun. Ayun ang pinakamasarap na ano, part. Super cry. Ay, mama, siyempre. Tinawag na siya ngayon. Nako, he's turning 17. 17 na. Kasama mo siya? Hindi. Dapat kasama siya. Pero sana sa January masama ko siya. Mm-hmm. Kasi super... laki na siya. Okay, balikan na natin si Miss Mino, diba? Pero kailangan muna natin maghanap. Buhay natin pong oras, alas 2:20 na po ng hapon. Magbabalik. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, A-Tri Media at A-Tri TV, Cable Link Channel 7. This is A-Tri TV. From the beginning, food has always wanted to come home with us. We've been chosen together! Yeah, yeah. But they had no idea what was really in store. Fish skin! Yes. Oh, we're all gonna die! I gotta tell everyone! We'll die otherwise! Together, we can fight these monsters! What did they do to you? You don't wanna freaking know! Sausage Party, coming soon. Si Miss, unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilabyan. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest is established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things have changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmala sa akin. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biojessic po. Biojessic, ma. Mrs. Biojessic po. Biojessic, ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 per DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Ting Network. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Ano nga ba ang latest? Sino bang trending sa mundo ng show business? Pakinggan ang mga bagong balita sa inyong mga paboritong artista. Tatakamin ang inyong isipan sa mga blind items. Tara na, simulan na ang harutan at kwentuhan. Narito ang inyong mga bonggang kachika ng bayan. Rodel Ocampo Fernando, Mildred Bakod, at Romel Placente. Showbiz Galore!
Nagbabalik ang Showbiz Galore. Nasa ikalawang bahagi na po kami ng aming programa. At kasama pa rin natin si Miss Mucharata Minog. O, hindi ako nagkakamali. Hindi, ang galing ah. Ang galing ng pagkakapronounce, madalang. Yes! Oo. Natutuwa ako sa kanyang mga ano ah. Yung sa kanyang kuko, nakakatuwa. Tingnan mo, oh. Patingin nga. Matunon, oh. Ay, oo. Oh, ang taray. Ano kasi siya parang naman, glamour. Kilala siya sa pagiging glamorosa. Ay, talaga, oo. Sabi ko nga kanina sa kanina off-air, ay kamukhawid siya, may pagkakahawid siya kay Miss Ina Raimundo. Ay, sila. Pinaghalo, di ba? Yes. Oo, pero Miss, hindi ko na matandaan na naman ang pangalan. Miss Ina Mucharata. Hindi ka ba nagbalak na pasukin ng showbiz? Oo nga. Nung bata ako, yes. Kasi, mahilig akong kumanta. Ganon. Pero sobrang strict yung father ko talaga. Hatid sundo sa school. Mag-aral ka muna, finish your studies. Ganun ang peg ng mga matatanda. So ayaw niya? Ayaw niya. Mm-hmm. Aral. Mm-hmm. Pero pwede rin siya maging TV host, ha? May mga nag-offer na rin. Gusto ko nga siya, mag-chita siya. Bagun siya. Ano man, pack ganun. Health and business na skincare. Pwede siya maging TV host. Pero, pag for good na ako, remember no, siguro mga in 2 years time, pag tapos na yung anak ko ng grade 12, mm-hmm. So ita-transfer ko na siya dito na siya mag-aaral, baka pasukin din niya kasi may konting looks din naman. Ay, talagang bata. May picture kayo dyan. Mayroon. Ano ko? Ano ko? Magugulat ka. Nasa Hong Kong na siya, tapos... So, paano ka napunta ng Canada at paano nagsimula ang lahat na eto ka na ngayon? Katakot-takot kasi dun sa Hong Kong. Dahil nga, ang mother ko, iniwan ako 5 years old. Tapos yung kapatid ko, 1 year old pa lang nung time na yon. Kasi kailangan niya mag-abroad para sa kinabukasan namin, yes. Para makatapos. Mm-hmm. So, ayaw niya ako lumayo. So, nag-apply ako kasama siya sa agency, papuntang Canada. Mm-hmm. Dahil sa ayaw nga niya ako lumayo, tapos mayroon akong maliit na anak. Kinancel niya. Canceled yung documents ko papuntang Canada. So, lahat ng mga kabatch ko na nag-apply, nasa Canada na. Nagtataka ako, bakit ako wala? Grabe, nawa, diba? So, ang nangyari, nagpunta ako mag-isa sa agency. Tinanong ko, may nag-cancel. Ay, kilala siya. Oo, tapos sino? Yung nanay niyo. Diretsahan. So, ang ginawa ko, nagkataon naman na nag-for good ng mama ko, sinamantal ako nag-apply sa ibang agency. So, nung mayroon na akong visa, well, to make the story short, so, nung mayroon na akong visa, hindi nila alam na nag-apply ako. Nung umuwi ako ng 16 days, sabi ko, mauuwi ako. O, bakit terminated ka sa Hong Kong? Hindi, bakasyon lang ka. Hindi ko pa rin sinabi. Until yung time na dumating ako, sinabi ko, pinakita ko, bit-bit ko ang passport ko everyday, no? Eh, kung kunin. Oo nga. Diba? May visa na ako, may plane ticket na, ready to go na. 16 days vacation lang sa Philippines, gora okay, na sa... Nalaman nila. Hindi ako pinigilan, pero syempre, hindi kami nag-uusap. Nang mga siguro more than a week. Hindi kami nag-uusap. Kasi nga, ayaw ako lumayo, ganito, ganyan. Tapos napakalayo pa ng Canada. Pero, you know what? Ako kasi malakas ang loob ko eh. Wala akong kilala doon. Lakas ang loob. May goal ka sa buhay. Meron. Oo. Tsaka naging very independent ako. Wala ako yung... Siguro dahil... Wala akong kinakatakutan siguro. Oo. Yung parang ganun. Mm-hmm. Na mayroon ako malakas ang loob mo. Sobra. May pangarap kasi ako sa buhay. For my kid. Okay. So, eto na. Hindi ka na pinagilan. Nag-fly ka na. Naman. Ano ang naging trabaho mo sa kanya? Living caregiver. Mm-hmm. / nanny. Mm-hmm. So, nag-alaga ako. Yun din. Noong nagpunta ako doon, nagkaroon ako ng amo. So, I thought it's Canadian. Pero hindi. Indian from India. Mm-hmm. Nako, I have to, quit. Bakit? Kasi nga, di ba nga, kaya ka nga nagpunta ng Canada para magkaroon ka ng mabuting amo kasi sabi nila ganito, ganyan, ganyan doon. Yung lagi siyang umaabsent, tapos lagi ako yung dinadahilan, yung mga ganun-ganun, tapos pinapauwi ako ng Philippines ng ilang buwan nang walang sweldo daw, ganun, tapos sarili ko yung plane ticket, at saka may pagkabusada. Ay, grabe rin. Ay, babae siya. Mm-mm. Oh, okay. Tapos, kinausap ko yung agency eh, sa Canada, syempre, free country yun. Grabe doon, hindi ka pwedeng, yung mga discrimination and everything, talagang may laya ka.
So, nag-quit ako. I have to. Mm-hmm. And then, ito naman, pangalawang amo. Mas terrible. From Portugal. Portuguese siya. Oh, ano naman ang mga naranasan mo dito sa Portuguese? Ay, nako. Yung bang paglalabahin ka, machine nga siya, tapos ayaw niyang ipadry, gusto niya magsampay ako sa labas, which is okay naman. Ginagawa mo naman yun, di ba? Oo, para lang matapos ko yung contract, pakikisama, mabait naman, pinapakain naman ako, di ba, sinasweldohan naman ako. Tapos, kailangan siyempre yung linisan ng bahay everyday kasi may asthmatic siyang anak. Mm-hmm. Ang pinaka-worst na ginawa niya, yung hindi ko na talaga makayanan is that, nilagnat ako ng almost a week. Tapos nabaga yung, nabaga yung ngipin ko na halos ma-poison na, magana talaga yung kalahati. Oh, grabe. Nilagnat ako noon, it's because, syempre, winter time. Ewan ko anong naisip nung ano kong babae, bakit, ganon. Pinatay niya yung heater. So, syempre, naliligo ako. Imagine mo naman, winter, di ba magsak ang malamig na tubig? Hindi ka ba naman ginawa? Hindi ka ba naman maligas? Tapos nakatira ako sa basement. Syempre sa basement, extra cold doon. Wala silang heated floor. Kung ano lang yung heater nila sa taas, yun lang yung bumababa. Tapos yun, nung nagkasakit ako, kinausap ko yung agency ko. So, yun nga, kailangan kong iwan to, kung hindi baka namatay. Hindi ka matay mo pa yun. Tapos hindi nila ako pinagamot sa ano kong ngipin. Buti na lang, syempre, mayroon ako insurance and everything. So, kailangan kong dalhin yung sarili ko sa dentist and stuff like that para ma-cure. Mm-hmm. Ayun, naging okay naman. And then finally, yung pangatlong amo ko, Canadian. Okay na siya. Bonggambonga. Ayan. Diyan nagsimula. Diyan nagsimula ang ano, ang talagang yung kagandahan ng buhay. Siyempre sa tamang pagkikisama rin. Mm-hmm. Tapos napakabata nilang couple. Oo. Mas matanda ako sa kanila. Dalawa pa lang yung anak nila noon. Yung isa baby pa lang. Paano mo masasabing dito na nagsimula ang maganda? Kasi napaka-bait. Mm-hmm. Napaka-bait. Tapos yung bang tipong pag-aaralin ka ng driving lesson, sila yung gagastos. Tapos pag sinabi kong, I wanna take a day off ngayon, papayagan niya ako. Kung gusto ko mag-stay out, papayagan niya ako. Sobrang luwag. Pero ginagawa ko naman yung the best ko. Yung bang tipong hindi na trabaho ng nani, sinasakop ko pa rin. Mm-hmm. Yung bang kahit sumobra sila sa oras, kasi 8 hours a day lang, after that, over than that, kailangan lang bayarin, hindi na lang nagpapabayad. Kasi okay, sobrang bait. Oo, mabait. Sobrang bait. Ganun naman ang Pinoy kapag sinusukian. Ay, sobra. Pag napakabait nila, mas 10 times ang pagbait ko sa kanila. Yung, yung bang tipong natuwa sila sa akin kasi pagdating nila ng, ng bahay, yung mga bata, malinis na, nakakain na. Yung sila mag-asawa, mag-spend time together na lang. Oo. O magpapakita na lang ng talent yung mga bata. Ganun. Siyempre may ginawa sila sa'yo. Binigyan ka bang pera? Or pang-business or ano? Hindi, wala. Well, to make the story short, ang nangyari dyan, nung nakakuha na ako na may open work permit na ako, kinausap ko yung amo kong lalaki. Sabi ko, I have to quit my job. Kung ganyan, bakit ka nagmamadali? Ganito, ganyan. Kasi nag-inroll ako sa'yo kaya college, bakit ano bang gusto mong gawin? Well, I wanna be heavy equipment operator. Mm-hmm. Sabi ko. Eh, kasi yun ang pangarap ko. Nung bago salta ako ng ano, gusto ko high-paid job. After ng pagiging nanay ko, gusto ko. Yung, ganun ang goal ko. Yung maganda sa'yo. Alam mo, kasi libre lang naman mangarap eh. Kung kaya mo naman gawin. At kaya ng katawan mo, why not? So, yung nakatatak sa utak ko na gusto ko maging heavy equipment operator kasi sabi nila high-paid job. Mm-hmm. Pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Oh. Diba nga, akala ko operator lang na operator na telephone operator. Hindi. Nagkaroon ako ng kaibigan na ganun ang trabaho, so tinuro niya ako. Yung iba, pag nakita yun, matatakot. So, naloka ka? Hindi, natuwa ako. Ay, natuwa ka? Ano ba iyon? Ang gusto ko, trabaho, kako. Ano ba ginagawa niya? Operator niya? Okay, the biggest truck in the world. Size ng mas mataas pa sa 2-story house na bahay, yung truck na in-operate ko. Talagang matapang siya. Ganon. So, tao, no? Yun na lang nakakatawa doon. Kaya nagkaroon sila ng interest na ma-interview ako ng magazine, ng journals, ng even BBC World News America and London. Mm-hmm. Pumunta sa Fort Mac to interview me, even CTV News. Kasi nga, ang liit ko, tapos Asian pa. Oo, tapos nakakaya mong gawin yung mga... Tapos yung trabaho yun, and then... Lalaki. Oo, pang lalaki talaga. Oo. Tapos, sa 6 days ko, may ginagawa pa akong iba. Mm-hmm. So, sa fashion naman yon, sa mga fashion shows, sa wedding shows, sa kung ano-anong mga extra, talagang hindi naman sa pinapagod niya sarili ko, hindi lang talaga ako sanay nang nakaupo. Nang walang ginagawa. Oo, hindi ko talaga. Baka makakasakit daw ako sa kanila. Di ba nga? Oo, tama. Sa trabaho mo yun, malaki na ang kinikita mo.
parang nagulat ako eh. Kasi from money salary, mm-hmm, tapos biglang heavy equipment operator. Although contractor pa lang ako na nag-start ako, para sa akin malaki na yan. So nagpaalam ako sa kanya, sabi ko, hindi mo na kaya. Hindi na maayos sabayin. Mag-quit na ako, mm-hmm, sa ng pagiging nanny ko, kasi gusto ko na talaga makasama yung anak ko. Gusto ko na maka-earn ng real money, hindi yung nanny salary. Sabi niya, ay, pwede ka ba mag-stay sa amin ng another 2 or 3 months? Kasi yung amo ko palang babae for the third child. Dahil sa sobrang bait nila, no? Umayos ako. Siguro dahil sa pagpayad na yun yung blessings din na, yung mga blessings na dumating. Pumayag ako na wala akong paki kung ano yung mga pangako nila. Kasi sabi niya, just stay with us for another 2 to 3 months and I'll promise you the job that you want. Mm-hmm. So hindi ko, inalis ko yung the job that you want, yung promise. Ang inalo ko lang doon is yung pagiging mabuti nila sa akin. Oo. So, no, after 3 months, ibinabalik mo lang agad yung kabutihan nila sa akin. Oo. Tapos, so after 3 months, yun na, sige, nakuha niya na yung maternity leave niya, you can leave the house. Oh, okay, you can leave. And then, where's your resume? Resume? Kako hindi updated. It doesn't matter. Just give it to me. Sabi nga, di binagay ko. Kinuha eh. Ayun, talagang lucky. Talagang para sa akin siguro yung trabaho yun. So, the next day, may tawag ako. Sumunod na araw, interview na. Sumunod na araw, medical na. Sumunod na araw, nandun na ako sa sala. Ganun kabilis ang swerte talaga. Kung para sa'yo, para sa'yo. Oo. So, hindi ko, kasi hindi ako pakialumerang nani tulad ng mga ibang Filipinos na nosy, you know. Hindi ko alam yung father niya pala is one of the team leaders. So nakita ko, nung pumasok ako sa site, nasa lineup counter ako, nakita ko yung father ng amo ko. Sabi ko, what are you doing here? Sabi niya, what are you doing here? Tapos sabi ko, oh, akong ganyan. Yung pala, he's one of the team leaders. One of the big boss. Hindi ko tinatanong sa amo kung ano siya. Yung pala, yun yung nagpasok ng resume ko, tumulong kumbaga yun ang naging backer mo. So hanggang ngayon, yung trabaho ko, yun pa rin hanggang ngayon. Mm-hmm. Diba nakikita ko pa rin sila, actually, nakaka-chat ko yung dati kong amo, close kami, dinadalaw ko yung mga bata, pag may mga special occasions, kung available ako, dinadalaw ako, nagbibigay ako ng mga small gifts, hey, hi and hello, ganun. Yung relationship is really good. Then, na doon na nag-start. Ayun. Tapos, naging regular na ako, tapos, nauso. At natuto ka na magtayo ng negosyo. Yes, nung kumita na ako ng ano ng mga yung overtime fee, nalakas kasi yung overtime, hindi naman. Ng overtime, yung overtime na malakas, pero last year, 2015, nagkaroon ng recession, bumaba yung presyo ng langis, so kinat off yung overtime namin. Mm-hmm. So medyo ngayon regular na lang, pero carry bells. Diba? Saka ano, nakapag-ipon ka na? Konti lang nakapag-tayo na ni Kasha. Nakakaraos naman. Ang ganda, no? Yung very inspiring yes, yung kasha. From pinahirapan ng amo, pero pinakain ng isang ano, gano'n. Ayun, ano, dito pa sa Pilipinas, iniinsulto ka na, diba? Diba? Kasi mahilig sa sports-minded kasi ako. So lagi ako sa labas. Lagi ako naglalaro ng volleyball, softball. So, na-expose mo sa sun. Oo, ganun ba? Yung alam mo na sa atin, pag maitim ka, mahidwa ka, diba? Ganun. Ang mga pinagdaanan mula dito. Pero ngayon, pwede na magpag-iitan. Hanggang sa magtrabaho. Minamagtrato. Naabusa pa. Ito ka na ngayon. Naranasan ko rin yung buong lahat ng daliri ko, dugo-dugo. Nagka-crack yan dahil sa hirap ng trabaho. Sa first na amo ko sa Hong Kong, binanas ko yun. Kasi rin nasanay siya sa hirap, no? Binanas ko yun. Kaya, I mean, yung pagiging down to earth, I think nasa attitude na lang ng tao yun. Kasi mayroong mga tao umasenso ng konti. And then, makasalubong mo sa club or somewhere. Ika nakiwain na. Tama. Ang bala sa Amerika, hindi na marunong mag-Tagalog. Ayaw mag-Tagalog sa ano, sa conveyor. Nag-English. Parang isang hirap ako intindihin sa English. Sabi ko, sabihin ko, mag-Tagalog ka na lang. At saka minsan, nakakaloka sa iba. Yung pinanggalingan nila, ay, hindi ako galing. Tama ka dyan. Totoo yan. Na-experience ko yan. Pero siya, diba? Galing din yung sinasabi, ang pinanggalingan. Oo, naging domestic helper ako and everything. Hindi ko ikinakailangan. Wala akong pangyay itinatago. Where should I? At ang nakikinig ang ating mga galoyans eh, marami silang napupulot. Oo. Huwag mahiya, diba? Dapat hindi. Walang dapat ikahiya at walang dapat ipagbago kung umasenso ka sa buhay. Diba? Kasi pwedeng babiin ng Diyos yan eh. Mm-hmm. Oo. Diba? Pero alam mo, ikaw yung positive side na galing sa wala.
umasenso. Oo. Down to earth pa din. Kasi may mga kilala rin kami kasi na umasenso nga lang ng kaunti, di ba? Oo nga eh. Ako marami. Sobrang dami. Oo, totoo yan. Sa airport, minsan nakikita mo sila yung mga talagang social climber na yung mga English-English, tapos hirap na hirap pa. Yung ganun, di ba? O, so ngayon matagumpay ka na, syempre kailangan mo ring mag-share ng blessing, di ba? Wala ka ba mga foundation? O yung mga tulungan, charity pa ba? Ako nga ang Canada, lahat ng charities na tulungan. Sa bansa pa kaya natin? Pwede yun, unfair yun. Basta yung kwento mo. Siyempre, may mga sumasuportan na ko, like sa Gipkagubatan, tapos yung mga cancer society. Yung mga ano natin, katudubo natin sa bundok. So, nagpapadala ako ng bigas. May matutuwa sa yung si ano? Richard Kwan, gusto mong niya yan. That's good, oo. Tapos, sa Cancer Society, tapos sa mga bata, nagpapadala kami ng books, nagbibigyan ng mga sleepers, mga ganon, mga mga toys, ganyan. Actually, mayroon pang dalawa nag-offer sa akin about mga pets naman. Ayun. Ah, okay. Ganon. Oo, hindi pwedeng mawala yun. Kasi yung in-open kong Javology, that's not about making money eh. It's about giving help also. Okay, ang ganda. To the community. Hindi pwede. Hindi pwedeng basta pera. Hindi. Tama naman. Okay, ang ating oras 2:40 na po. At kung may mga tanong po kayo kay Miss Mucharata, mag-text lamang po sa 0943-231-2643. Ulitin ko po, 0943-231-2643. At magbabalik pa po ang Showbiz Galore. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, A-Tri Media at A-Tri TV, Cable Link Channel 7. This is A-Tri TV. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 for DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. Mark and Jack have one thing in common. I'm pregnant. This September. You all right? Bridget's biggest dilemma yet. Who's the father? Did you have a three-way? Is due. So this is Dad, I presume. This is a unique and wonderful moment. If you could maybe do me a favor. So this is Dad, I presume. This is a unique and wonderful moment. Bridget Jones's Baby. Follow me. There's something I need to show you. But you have to promise not to run away. There's a new world coming. Would you mind tying that rope around my waist? And it's just around. Promise to hold on tight. There's a new world coming. Wait, what's happening? This one's coming to a come meet the others. There's a brand new morning. Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you. He's invisible. Of course. We're what's known in common parlance as peculiar. It's a recessive gene carried down through families. Air. It's my peculiarity. Because our abilities don't fit in the outside world, we live in places like this. To keep us safe, we create a time loop. A loop preserves the last 24 hours. Reset the loop, and you can stay here forever. I knew you were one of us when you were born. It's time for you to learn what you can do. I'm just ordinary. No, you're not. You were born to protect us. From what? We call them Hollows. For centuries, they've hunted us for our powers. I assure you, we are coming. To do something that changes everything. Promise me one thing, Jake, that you will look after them all. I promise.
said that everything had already been discovered. Not everything, Jake. Ba ng kakaibang healthy white glow? Yan ang power ng vitamin E sa skin. From Myra Vita White Facial Wash. May natural plant extracts and vitamin E beads that gently burst for that healthy white glow in just 1 week. Fresh mag Myra Vita White Facial Wash. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Put some men to help us fight an army. How many you got so far? I've always wanted to blow something up. Let's do it. Pick it up! Dishwashing the Zule! It's the way the Zule I found one! Ang sebo pati lansag, I love it! Sulit pa yan! Pagda space o doble pack! Ang dali ng ugasan! That's the way the Zule I found one! That's the way the Zule I found one! Todo linis presyong sulit dahil! This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Kapag lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck cover and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ano nga ba ang latest? Sino bang trending sa mundo ng show business? Pakinggan ang mga bagong balita sa inyong mga paboritong artista. Tatakamin ang inyong isipan sa mga blind items. Tara na, simulan na ang harutan at kwentuhan. Narito ang inyong mga bonggang kachika ng bayan. Rodel Ocampo Fernando, Mildred Bacon, at Romel Placente. Showbiz Galore! Nagbabalik ang Showbiz Galore. Napakabilis ng oras. Oh. Mapagbibigyan pa kaya natin sila o mabilisan lang? Mabilisan lang. Oh, bago natin balikan si Miss Mucharata. Oh, oh. Okay? Yes, oo, babilisan lamang. Ito nga si Coco Martin ay nagpapasalamat dahil bihira na lang sa mga teleserye ngayon. Rodo lang umaabot ng one year, diba? Usually, one season lang o 3 months. Mm-hmm. Or 2 seasons kung maganda ang rating. Pero this time talagang 1 year umabot itong Provinciano, to be exact, noong September 28. Wow! Kaya magkakaroon sila ng isang pasasalamat sa Araneta Coliseum sa October 8 kung saan magigets ang iba't ibang kapamilya artist. Kasama na dyan ang lilipat nga ba sa Kapamilya Network na si Ogie Alcacil. Dahil naka-line up nga siyang mag-guest dyan sa ang napag-usapan niya ng Provinciano at natalbogan na nga ba talaga siya ng Encantadia? Hindi nga. Pero ulit-ulit nilang sinasabi kagabi na nananatili sila sa numero 1. Hindi naman. Okay. Oo, kasi sa mga susunod na episodes talagang mawiwindang ang publiko sa mga susunod na eksena. Ayan, abangan po yan. At pagbigyan muna natin ng mga text at may mga text din dito kay Miss Mucharata. Okay?
Unang text, good PM, Showbiz Galore, nasa London na po ngayon si Alden. Sabi niya sa interview last night kay Lai Santiago, huwag mag-alala dahil babalik uli siya sa London. Kasama niya si Mimpor, personal trip daw. 2 days sila sa London at 2 days sa Germany. Ayan, mamimiss sila ng Aldab Nation, sabi ni Army. Hello, Rodel, message ko lang sa super beautiful, sexy pa rin na si Miss Mucharata. Wow. Naway more blessings pa sa yung business, future career, more months to come, lalo ka pang umasenso at good health and good education sa yung anak. Umaman ka pa, God bless, Miss Mucharata from Marvin Capili ng Tondo, Manila. Wow, thank you, thank you. Okay, Miss Mucharata, ano pa po gusto niyo mangyari sa buhay ngayong meron ka na sa lahat? Oh, mahihilingin pa ba? Ano pa ang kulang? May kulang pa ba? Medyo na ano, no? Ano? Siguro good. Love life okay naman. Nag-start pa lang. Ah! Yun naman sana sasabihin ko eh. Wala yung nakikita ko sa paligid yung ano? Yes! Ayun na yun! Siya yun. Oo. Nag-start pa lang. Pausbong pa lang. Pausbong pa lang. Oo. Sana maging ano. Ayoko sabihin forever kasi kanina lang narinig ko. Wala naman daw talagang forever eh. Don't call it a forever. Call it as a, like a long-term relationship. Ganun daw. Correct. Okay. Good PM Showbiz Galore. Hi to Miss Mucharata. Sana po ituloy niya yung sinasabi niyang pagkanta. Ayun. Ay. Sure. Ayun, sa karaoke, ganun. Abangan mo na. Good PM Showbiz Galore. So, hindi naman pala si Nakoko at Julia. So, pwede nang ligawan ng iba si Julia. Makakanap pa ng iba si Julia. Yun yung hindi itatago kasi bawal naman talaga magkaroon ng GF si Coco. Magagalit yung totoong karelasyon niya na boses ng ABS. Isa sa mga boss daw ng ABS, Mildred. Wait, that's not true. Julia, ano kala... Clarete, Julia Barreto. Julia Barreto Montes. Ay, Julia Montes, tingnan mo nga, nalilito ako. Ang daming Julia. Man, hindi naman totoo yun. So, kilala mo si Julia Barreto, Miss Mucharata? Yes. Ayun. Ay, pero gusto ko siya panangin. Gusto ko panangin. Ano ko na rin favorite, ano? Siyempre, kahit busy-busy ka sa work, may chance ba na nakapanood ka ng showbiz? Oo. Meron favorite mong artista? Yes. Sa mga kaedadan ko. Oo, yung talagang edad natin. Ay, ganun. Naku, ang dami kasi. Pero, sino ba? Well, yeah, si Gretchen Barreto. Gretchen. Magaling na actress, di ba? Mm-hmm. Yun. Sino pa? Pero hindi na masyadong aktibo si ano ngayon. Hindi na, hindi like na. Si Judy Ann Santos, sila pa rin mga aktibo ngayon, di ba? Okay. Rodel and Mildred, nakakabilib si Mela, hindi niya sinukuan si Jason. Ngayon buntis na siya ulit. Hindi kagaya ng iba dyan, konting problema, hiwalay na. Oo. Diba yung nakakatuwa nga si Mela, siya ang pinili ko, sabi niya kay Jason, siya ang pinili kong makasama forever, kaya dapat maging forever. Mm-hmm. Kaya gumawa siya ng paraan. Okay. Wow. Good to you, Mr. Rodel and Miss Mildred. Hi to Miss Mucharata. Ask ko lang kung ano ang update kina Coco at Julia kasi nakakainis yung mga nababalitaan ko. Si Sandy po ito. Anong nababalitaan yung nakakainis? Eh, hindi kanya inano. Oo. Ayun. Oo. Hindi, ano nga yan, parang lumalabas yung maganyan na may problem daw si Coco at saka si Julia. Mm-hmm. Eh, kahapon naman, alam mo naman sa press con, bago magtanong, di ba, mag-focus daw dun sa anniversary ng probinsyano. Hindi yan na itanong after ng press con dahil nagmamadali sila at kailangan pa nilang bumalik sa kanilang taping. Naku. So, hindi natanong yan. Oo. Okay. At... mamaya po yung iba pang text. At konti na po ang ating oras. Balik tayo kay Miss Mucharata. So, ano ang message mo sa mga tao na nangangarap na gustong marating ang narating mo sa mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood?
kailangan nilang mangarap. Mm-hmm. Keep on dreaming. Mm-hmm. Libreng mangarap. Basta gawin yung tama. In a positive way. Hindi yung bigla ang yaman. Alam na natin kung anong ibig sabihin nun. And then, tulad ng lagi ko sinasabi sa lahat ng mga interviews ko, don't take it as an insult. Doon sa mga taong nagda-down sa'yo, take it as a challenge. Oo. Dapat... Patience is a virtue as well. Mm-hmm. Talagang pasensya. That's my favorite. And also, it's a virtue. Swallow your pride. Mm-hmm. Kasi pride is evil. Pag mayroon kang pride, alam mo, hindi ka aangat sa buhay. Mm-hmm. Kailangan mo magpakumbaba. Magpakumbaba. Maging humble ka kung ano man ang marating mo. Dapat laging ganun pa rin, humble. Mm-hmm. Tama, di ba? Oo, kaya ano, Rudel, be humble. Oo, humble naman tayo. Oo. May mga hugot yata. Di ba? Parang nararamdaman. Hindi, sinasabi namin ni Rudel, may mga kasamahan din kasi kami sa aming mundo, ha? Sa magulang showbiz. Na talaga, noong nakaka-relate kami sa'yo, noong nag-start kami sa showbiz, sobrang mula ulo hanggang paa din ang pagtingin sa amin. Di ba, Rodel? Oo. Unting lang kami, ha? Unting lang kami. Totoo! Pinabili lang kayo ng suka, parang gano'n. Ay, may mga gano'n. Ako, na-experience ko talaga yun, yung literal na sinabi sa akin na wow, pinabili ko lang ng suka, naging writer ka na, gano'n. Oo! Pero syempre, pinatawad ko na kung sino mo na may sasabi noon. At saka, tulad ni Miss Mucharata, ginawa mong positibo. Oo naman. Dapat talaga gano'n ang ano, reaction mo, eh, diba? At dumating naman sa point talaga na yung nagsabi nung nag-apologize. Hindi naman siya nakarma gano'n. Oo. Kasi may mga, ano din, may mga nakita din ako ng mga nag-down noon, ng mga kabataan ko. Mm-hmm. And then kahit ngayon, na talagang naligwak, gano'n. Siyempre, hindi naman natin kinatutuwa. Diba? Hindi naman. Actually, hindi naman. Pero kailangan magsilbing lesson din sa kanila yon. Na huwag sila manghamak ng kapatid. Yes. Huwag magmagalit. Kasi, hindi natin alam na itong niyuyurakan natin na to na inaapalang araw. Life is like a ruby. Gulong ng pala. Parang gulong yun. Misa nasa ilalim. Misa sa iba. Correct. Oo. Tama talaga, naghugot na naman. Grabe. Oo, pero alam mo, nakikita mo ba yung sarili mo at talaga dito sa Philippines ka na talaga for good? Noong una, then, no? There's no place like home. There is no place like home. Noong una, ano, parang, ay shit, ang sarap ng buhay ko dito sa Canada. Ganun. Kasi yung pera. Siguro yung pera. No? Tapos dumarating ka sa point, certain age na, there is no place like home. Mm-hmm. Talaga. Kumbaga yung puso ko nag-start last year, yung pag-uwi ko ng madalas na para yung puso ko nandito na sa atin. Mm-hmm. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko kapag umaalis ako at nandoon ako. Pero I love my job kasi kung hindi sa trabaho na yon, wala akong natulungan na tao. Mm-hmm. Siguro, diba, sa ngayon nga, I mean, ang dami ko pinapakain, mga staffs, mm-hmm, mga natutulungan, and so on and so forth. So, talaga hindi ko pwedeng i-quit yung job ko. Mm-hmm. Kasi doon nagsimula yung pag-asenso, doon talaga ako nakatulong ng maraming tao. Siguro mag-iipon ka muna ng marami. Kailangan kasi dami, magkakaroon na ako ng college. Mm-hmm. Diba? Siyempre, magpaaral dito sa university. Siyempre, mahal din. Mahal. At saka ayaw kong i-quit muna yung trabaho ko kasi I still have to wait for 10 years or over 10 years para magkaroon ng pension. Kailangan maging smart kasi yung pension pag tumanda ka sa Canada. Sayang yun! Iba yung pension sa world. Pag full-time ka at nakaabot ka ng over 10 years, may another pension pa. Aside doon sa government pension. Mm-hmm. So, inisip ko yung kailangan ko maging smart kasi mahirap din naman ang trabaho na to, hindi lang naman sa pera kasi mahirap, masakit sa likod, natatagtag ka. Can you imagine yung huge gigantic truck ang ino-operate mo? Laki-laki mo. Eh, 400 to 500 tons yung kinakarito ko oil sand. Ganun? Yes. Ano, para ka nasa loob ng para ka na siyang nasa loob ni Voltes 5. No? Sa pigat, diba? Ang joke na nila sa akin, halos dun nila ako makita sa loob. Hanggang may mahita kong hump, bigla akong gaganon. Si ano pa lang yun? Transformers? Ano? Ay, alam mo, ang sarap sa pasano ng ato. Usapan kaya nang wala tayong oras. Huling tanong, bukod sa naging amo mong mababait na pinapasalamat, sino pa ang pinasasalamatan mo sa tagumpay mo ngayon? Siyempre, una-una sa lahat, Diyos. Mm-hmm. Pangalawa yung family ko na talagang kahit kailan, kahit anong mangyari, nandyan sila para sa'yo. Okay. At sa mga lahat ng nagmamahal ng mga kaibigan. Siyempre, na totoo.
invite mo yung skincare. Oh, I would like to invite everyone. Nasa Facebook na rin naman yun. Mm-hmm. And then they can Google Nutriology for the whitening skincare. And thank you so much pala kay Absi. This is ay, Kuya Absi, the best of the best. Thank you so much. Kasi siya talagang tumulong sa akin for this, mm-hmm, for the Nutriology. And then yung si Javology, you can always look it online, www.javology.com. Tapos, yan, check lang nila kami sa Facebook. Mm-hmm. And then doon nila makikita all the information. Gusto ko matikman yung burger. Or you can always visit. You know what? If I still have time, like, I might bring one here. Kasi biglaan lang talaga itong interview. So, may time pa naman. Thank you, Ms. Mutay. Thank you so much for this great opportunity. Mm-hmm. Nice meeting you both. At sana nagsilbi kang inspirasyon sa lahat. And thank you din sa pag-invite ninyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapag-share ng inspiration sa mga tao. Thank you. So sana makabalik ka ulit. Sana. Thank you. Maraming salamat po mga Galorians. Thank you po sa inyong pakikinig at panonood. Hello to Miss Pelita Oy, Kuya Absi Dasoy, ganun din sa aking Tita Juliet De Jesus, at sa mga taga Buga, San Miguel, Bulacan dyan, at syempre sa mga taga Balukok at Palit, Pampanga. Thank you, Mildred. Yes, maraming salamat po ulit. Hanggang sa Lunes po muli. Ito po si Mildred Bakod. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang Oro mismo ni Gani Oro. Thank you at happy weekend po sa inyong lahat. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates, mga gimmick, showbiz happenings, at mga latest news sa inyong mga paboritong celebrities. Lahat ng yan, ihahatid ng reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, kasama sina Mildred Bakod at Romel Placente, para mas bongga ang chikahan dito sa Showbiz Galore. Pakinggan sa DZRJ 810 AM Radio Bandido at panoorin sa 8Try TV, Cable Link, Channel 7, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Ito ang mas pinabonggang Showbiz Galore! Handog ng 8Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8Try Media Pro Incorporated. This is 8Try TV.